Nag-move on na nga mga idol itong si Rob Pelinka at ngayon naghahanap na ng bagong deal para nga sa kanyang team na Lakers. Naghahanap na nga ng mga players na pwede nga kuhanin para nga mag-improve itong Lakers at matulungan itong si LeBron James. Pero bago nga yun mga idol, pag-usapan muna natin ang naging grabbing performance na naman ni Cam Thomas para nga sa kanyang team na Brooklyn Nets. Another 40-point game nga na naman ang kanyang ginawa mga idol, and this time sa Clippers naman ito laban sa dalawang matinding perimeter defender na si Kawhi Leonard at pati na nga rin si Paul George. Kung saan ngayong araw ay nagdala lang naman siya ng 47 points, 4 rebounds and 3 assists while shooting 51% sa field at 7 out of 11 sa mga 3-pointers mga idol, 63%. Sobrang efficient nga neto ni Cam Thomas laban sa Clippers, kaso hindi nga sila nanalo dyan. Pero kahit nga talo sila dyan mga idol, ay feeling good pa rin ang mga Brooklyn Nets fans. Dahil ang pag-depart nga daw ni Kyrie Irving mga idol ay parang naging mitya para nga itong si Cam Thomas ay maipakita nga ang kanyang tunay na galing. Dahil mga idol, nung itong si Kyrie ay naglalaro pa dito sa Brooklyn ay nadi-DNP nga ito minsan si Cam Thomas. At ngayon wala silang weapon, wala si Kevin Durant, wala na si Kyrie Irving at sinungasahan. At mga idol, itong si Cam Thomas is stepping up big time. Nagpapakilala na nga itong 21-year-old mga idol 6'3 guard na dinraft nga 2 years ago na itong team ng Brooklyn Nets. So let's see mga idol kung mapagpapatuloy ba ni Cam Thomas ang kanyang napakalulupit na performance. Let's see mga idol sa kanilang next game. Anyways mga idol, ngayon ay pag-usapan na nga natin ang mga balita patungkol sa mga bagong move nga daw ni Rob Pelinka, kung sino-sinong mga team ang kanyang kinakausap. Una dyan mga idol, eto nga daw Lakers, Sixers at Pistons ay merong trade talks kung saan marireceive ng Pistons si Russell Westbrook at ng picks. Lakers matatanggap si Tobias Harris at si Furkan Korkmaz na nangihingan ng trade request ngayong araw. Sixers makukuha si Nerlens Noel, Marvin Bagley at Bojan Bogdanovic. So far yan pa nga lang ang ating update na nakuha na nag-usap pa lang itong tatlong team na ito about sa potential deal na 3-team trade. At mga idol, si Shams Aranya din ay merong ibinalita sa atin, isang rumor trade between the Lakers and the Jazz. Well, matatanggap nga netong Lakers si Mike Conley, Beasley at Jared Vanderbilt. Etong Jazz matatanggap etong si Russell Westbrook at ang isang first round pick ng team ng Los Angeles Lakers. Yan mga idol ang balita sa atin ni Shams Aranya. And I think mga idol, this is the best possible deal para sa team ng Los Angeles Lakers. Dahil parang masasagot nga nito ang 90% na kanilang problema ngayong season. Kailangan nila ng shooting, well nandyan nga si Beasley pati na rin si Conley. Kailangan nila ng reliable playmaker besides kay LeBron, andyan si Mike Conley. At kung kailangan naman ng Lakers ng length, kailangan ng perimeter defense at ng athleticism, nandyan si Jared Vanderbilt. Yan nga mga idol ang napaka-solid na trade para sa team ng Los Angeles Lakers na noong nakaraan pa ay narurumor na. Pero nang dahil nga na-shift ang focus ng Lakers kay Kyrie Irving nang siya'y maging available, ay nawala nga masyado ang usap-usapan patungkol dito. Pero ngayon nga mga idol ay mukhang binalikan ni Rob Pelinka ang possible deal na ito. And let's see mga idol kung magkakaroon ba ng agreement ito ngang team ng Lakers at ng Jazz. Kung hihingi pa ba ang Utah ng more draft picks dahil napakasolido mga role players nga ang kanilang ibibigay sa Lakers team. Anyways mga idol, ano bang masasabi nyo dito sa trade scenario na ito? Komento nyo lamang yan mga idol sa ating comment section.